Isang salita para sa Kenya. Pagbati. Ang pangalan ko ay Eugene. Ako ay mula sa Ukraine. Ang Ukraine ay matatagpuan sa ibang kontinente, sa gitna ng kontinente ng Europa. Nagbabahagi ito ng mga hangganan sa Russia, Poland, Belorussia at iba pang mga bansa. Sa Ukraine, ginagamit ako ng Diyos bilang isang ebanghelista at pastor para sa Thanksgiving Church sa lungsod ng Kyiv, ang kabisera ng Ukraine. Isang malaking karangalan para sa akin ang pagsilbihan ka. Masaya ako na pinili ako ng Diyos para pagsilbihan ka. Panimula. Bakit ako napunta sa iyo? Dahil pinili ng Diyos ang Kenya. Pinili ng Diyos si Erustas Musiv at ang simbahan ng Holy Trinity of Living Water. Pinili ng Diyos si Joshua Nabuko bilang simula. Bilang pundasyon ng kanyang bagong gawain sa Kenya. Noong nakaraan, isang tao ng Diyos ang dumating mula sa Africa, isang ministro, at naimpluwensyahan niya ang aking buhay. Sa pamamagitan niya ay nakilala ko ang Diyos at naging lingkod ng Diyos. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sunday Adel Asia at mula sa Nigeria, hindi Kenya. Sa aking puso ay may pasasalamat sa taong ito, si Sunday Adel Asia, sa pakikilahok sa aking buhay. Nagkaroon ng pasasalamat sa isang lalaki mula sa Africa. Nagkaroon ng pasasalamat sa Africa. At ang pasasalamat na ito ay hindi nabawasan, ngunit nananatili pa rin sa aking puso. Sinabi ng Diyos sa akin na ibigay ang pasasalamat na ito sa Kenya. At simulan ang ministeryo sa Africa mula sa Kenya. Isa pa, minsan ay inilaan ko ang aking buhay sa karate. Itinuro ko ang disiplinang ito, ang sport na ito, ako ay isang coach. Nakuha ko ang unang lugar sa championship ng rehiyon ng Donetsk. At naramdaman kong tumataas ang aking bituin. Noon ako ay nasa bukang liwayway ng lakas, sa tuktok ng aking karera sa palakasan. Naghahanda ako para sa Cup of Ukraine at pumunta sa pagpaparehistro upang lumahok sa kompetisyong ito. Ngunit sa daan patungo sa lugar ng pagpaparehistro ay nabangga ako ng isang kotse at bumaba ako sa proseso ng kompetisyon. At nang mangyari ito sa akin, isa pang tagapagsanay at awtoridad sa mundo ng karate, isang tagapagturo, ang nagsabi sa akin, pumunta sa simbahan, dahil ang nangyari sa iyo ay isang supernatural na intervensyon. At napaisip ako sa sinabi niya. Pagkatapos noon, sa paglipas ng panahon, binago ng Diyos ang aking buhay, at itinuro ang aking puso at buhay sa kanyang direksyon. At habang naghahanda ako para sa paglalakbay na ito sa Kenya, ipinaalala sa akin ng Diyos ang kwentong ito. Hindi ako pinahintulutan ng Diyos na lumahok sa Ukrainian Karate Cup. Ngunit itinuro ako ng Diyos sa ministeryo at pamumuno na seminar na ito sa Kenya. Salamat sa Diyos. Niliwanagan ng Diyos ang aking puso. At ipinahayag sa akin ang kanyang kalooban para sa aking buhay at paglilingkod sa kanya hanggang sa katapusan ng aking buhay. Tinawag ako ng Diyos sa ministeryo sa Ukraine. Sa ministeryo sa Kenya, Africa, at ministeryo sa Pilipinas at mga bansa sa Oceania. Mayroon akong espesyal na atensyon sa Pilipinas at ang aking puso ay partikular na nakalaan. Sa Pilipinas, inihahanda ng Diyos ang mga masigasig na ebanghelista upang maglingkod sa buong mundo. Sa Diyos, ang Pilipinas ay parang incubator para sa mga evangelical. Ang Kenya ay may malalim at tapat na puso, pinahahalagahan ito ng Panginoon. Supernaturally, inayos ng Diyos ang aking pagkikita at pagkakakilala sa aking kapatid na pastor,
si Bishop Erustas Musave. Nakaranas ako ng isang kapaligiran ng kapalaran mula sa pulong na ito. Tinanong ko ang Diyos, bakit ang pagpupulong na ito? Ano ang layunin nito? Sinabi sa akin ng Diyos na anyayahan ang aking kapatid na si Erustas Musave na magsimula ng isang panalangin sa pagitan ng mga bansa, sa pagitan ng Kenya at Ukraine. At kinumpirma ng pastor na si Erustas na ito ay mula sa Diyos. At nagdarasal kami hanggang ngayon. Sa isang supernatural na paraan, inorganisa ng Diyos ang panalangin ni Pastor Joshua Nabuco. Kung saan nakita ko, sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang dingding ay pininturahan sa bandila ng Ukraine. Ito ay isang tanda para sa akin. Supernatural, binigyan ako ng Diyos ng isang pulong kay Brother Kelvin sa Ukraine, sa Kyiv. Si Brother Kelvin ay mula sa Kenya at nagpaplanong bumiyahe sa Kenya sa loob ng isang linggo mula sa aming pagpupulong para i-renew ang kanyang Kenyan passport. Nakaranas ako ng isang kapaligiran ng kapalaran mula sa pulong na ito. At tinanong ko ang Diyos, para saan ang pagpupulong na ito? At sinabi ng Diyos sa akin na ilipat ang mga watawat ng Ukraine sa Kenya, para sa simbahan ng pastor na si Erustas Musave, at sa simbahan ng pastor na si Yehowa Nabuco. Ginawa ito. Ito ang himala ng Diyos, kung paano bumuo ang Diyos ng mga kaganapan. Sa kalagitnaan ng taong ito, hinimok ako ng Diyos na pumunta sa pag-aayuno at pag-iisa sa Kanya. At sa post ay ipinahayag sa akin na sa Setyembre-Oktubre sa taong ito, kailangan kong nasa Kenya. At nagsimula akong lumipat sa direksyon na ito. At eto ako. Salamat sa Diyos para dito. Salamat sa Diyos. Kaibigan, kapatid na lalaki at kapatid na babae, hindi ka nagkataon, walang aksidente ang Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ay may plano, may kaloob para sa iyo, sa iyong buhay. At sa iyong paglilingkod sa Kanya, hindi ka nagkataon, tanggapin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. At bago ka bumaba sa salita ng Diyos, sinabi sa akin ng Panginoon na ibahagi sa inyo ang isang kwento mula sa aking ministeryo sa Kanya. Ako ay gumagawa ng ministeryo sa lansangan, nangangaral ng ebanghelyo sa mga lansangan ng lungsod sa aking lugar. Sinabi ng Diyos na simulan ang pag-imbita ng mga tao sa sinihan sa tag-init. Tumawag at pag-usapan ito. Ang Summer Cinema ay isang bukas na lugar na may mga bangko at screen na walang dingding at bubong para sa pagpapalabas ng mga pelikula sa mismong kalye. At sinimulan kong gawin ito at pumupunta doon tuwing Linggo. Inaasahan ko ang mga tao. At gayon din, sinabi sa akin ng Diyos na magsimulang mang-aral doon na gumawa ng isang live na broadcast. At sinimulan ko ang ministeryo sa pulpito doon. Matagal ko na itong ginagawa. Naranasan ko ang pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa akin, ang pagpapahid ng Diyos. At binigyan ako ng Diyos ng isang salita para sa mga live na broadcast na ito. Ngunit wala akong makitang resulta. Hindi dumating ang mga tao. Nagsimula akong magtanong sa Diyos kung bakit ko ito ginagawa, para saan ito. Dahil hindi ko nakita ang resulta. At sinabi sa akin ng Diyos na ang resulta, ito ay sa Diyos at hindi sa akin. At ginagawa mo ang iyong trabaho, bagay sa akin. Laking gulat ko sa sagot ng Diyos sa simula. At saka ko siya naintindihan. At ito ay naging isang aral para sa akin, at isang agham. Napakahalaga na ang ating puso ay hindi dumaikit sa resulta, ngunit dumaikit lamang sa Diyos. Ito ay napakahalaga. Ang buong resulta ay sa Diyos,
at tanging sa Diyos. At mayroon tayong bahagi nito. Ang bahagi natin ay kagalakan, ito ang pagpapalakas at pagpapanibago ng buhay ng Diyos sa atin, pagpapalakas at pagpapanibago sa pananampalataya. Gayun din ang pakikibahagi sa gawain ng Diyos, gayun din ang makita at maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang resulta, kung ito ay kanyang pinahihintulutan. Ito ang ating bahagi. Ang Diyos ay may bahagi ng Diyos, at tayo ay may bahagi. Napakahalaga na huwag kunin ang hindi sa atin. May isang bagay na pag-aari lamang ng Diyos, at ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya. Ang hindi pagdidikit sa resulta ay aral at agham ng Diyos para sa akin. At ibinabahagi ko ito sa iyo. Ngayon, salita ng Diyos, mga kaibigan. Buksan natin ang unang kabanata ng mga gawa ng mga banal na apostol mula sa unang talata. Gawa Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 8. Ang unang aklat na isinulat ko sa iyo, Teofilo, tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang pinili, na ipinakita niyang buhay, pagkatapos ng kanyang pagdurusa, na may maraming tapat na mga patunay, na nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos. At, nang matipon sila, ay iniutos niya sa kanila, huwag ninyong lisanin ang Jerusalem, kundi hintayin ninyo ang ipinangako sa Ama, na inyong narinig sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig. Ngunit kayo, pagkaraan ng ilang araw, ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya't sila'y nagsama-sama at nagtanong sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, hindi mo ba ibinabalik sa panahong ito ang kaharian sa Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi ninyo kailangang malaman ang mga panahon o mga panahon na inilagay ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Ngunit tatanggap ka ng kapangyarihan pagdating sa iyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng lupa. Amen. Mga kapatid, nais kong itigil ang ating pansin sa 6, 7 at 8 talata, mga kaibigan. Kaya't sila'y nagsama-sama at nagtanong sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, hindi mo ba ibinabalik sa panahong ito ang kaharian sa Israel? Kaibigan, maraming tanong. Marami tayong tanong at marami rin sila. Maraming tanong. At ang mga tanong na ito ay magiging, at iba ang mga ito. Maraming tanong. Ang daming tanong. Marami sa kanila, ngunit sinabi ng Panginoon. Sinabi niya sa kanila, hindi ninyo kailangang malaman ang mga panahon o mga panahon na inilagay ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng lupa. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang sagot, mga kaibigan. Ang sagot na ito ay pareho para sa amin. Ibig sabihin, ang sagot ng Panginoon, upang itoon mo ang iyong atensyon hindi sa iyong mga katanungan, kundi sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang lahat ng iyong atensyon ay nakatuon sa gawain ng Diyos para sa iyo. Napakahalaga nito, ibig sabihin, magkakaroon ng mga katanungan. Ngunit marami sa mga tanong na ito ay higit na pangalawa. Ibig sabihin, hindi ito nauugnay sa ating kaligtasan at sa kalooban ng Diyos, sa katuparan, para sa atin. Nais ko ring buksan ninyo ang liham sa mga Romano, mga kaibigan.
Ang mga Romano ay ang bagong tipan. Roma Kabanata 12. Alam mo ang mga talatang ito. Babasahin ko ang una at ikalawang talata. Roma Kapitulo 12 Versikulo 1 hanggang 2. Kaya't isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, sa awa ng Diyos, iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Para sa inyong makatuwirang paglilingkod, at huwag kayong umayon sa panahong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang inyong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, mabuti, katanggap-tanggap at sakdal. Ibig sabihin, ang malaman ang kalooban ng Diyos. At sa ito ay ma-update. Ang kalooban ng Diyos ay ang tungkulin ng Diyos, ang pangitain ng Diyos para sa bawat simbahan. Ang Diyos ay nagbigay ng isang pangitain. At bawat simbahan, sa buong mundo, at ang pangitain ng bawat simbahan, sa buong mundo, ito ay kasama sa utos ni Hesukristo. Lahat, bawat simbahan. Ibig sabihin, lahat tayo ay pumapasok sa kalooban ng Diyos, at tayong lahat ay pumapasok sa utos ng Panginoong Jesu Kristo, ang kanyang kalooban. At ang nabasa ko sa simula, sa mga gawa. Ito ang mga huling salita ni Hesukristo bago ang pag-akyat sa langit. Sinabi niya, "Tatanggap kayo ng kapangyarihan, at kayo ay magiging aking mga saksi, mga kaibigan." Ibig sabihin, ipinasya ng Panginoon na itoon natin ang ating atensyon sa kalooban ng Diyos. Ano ang pananaw ng Diyos? Oras at termino, para manatili tayo dito. Gusto ko, kahit na mas malalim na sabihin sa iyo mga kaibigan. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kaban ng Diyos ng bagong tipan. Buksan natin ang Ebanghelyo ni Lucas, mga kaibigan. Ito ay napakahalaga para mapanatili natin ang landas. Sa pamamagitan ng katotohanan na itinakda ng Panginoon ang mga panahon para sa atin at itinakda ang ating mga palatandaan. Ito ay isang propetikong salita. Lucas Kabanata 17, mga kaibigan. Mula verse 26 na babasahin ko. Ito ang makahulang salita ni Jesu Kristo tungkol sa huling panahon. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 26 hanggang 30. At kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman sa mga araw ng anak ng tao, sila'y kumain, uminom, nag-asawa, nagpapakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at dumating ang baha at nilipol ang lahat. Gaya ng nangyari sa mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y umiinom, sila'y bumili, sila'y nagtitinda, sila'y nagtanim, sila'y nagtayo, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupri mula sa langit, at nilipol ang lahat, gayon din ang mangyayari sa araw na magpakita ang anak ng tao. Mga kaibigan, ito ay isang propetikong salita tungkol sa kung ano ang mangyayari. At ang Panginoon ay nagsasalita sa atin at itinoon ang ating pansin kay Noe. At alam mo na si Noah ay ang kwento ng arko ng Diyos. Ito ang kwento ng kaligtasan, ang unang kwento ng kaligtasan ng sangkatauhan. Nakatanggap si Noe ng paghahayag at nagtayo siya ng isang arka. Pumasok doon ang kanyang pamilya at ang pinili ng Diyos, hayop. At sila ay naligtas at ang buong mundo ay nakatuon sa tubig. At lahat ay nalunod, mga kaibigan. At ang kinabukasan, mag-aapoy, ang mundong ito. At mayroong isang prototype dito. Ang kaban ng Diyos ay kaligtasan. Ang kaban ng Diyos at ang kaban ng bagong tipan ito ang simbahan ng Diyos.
at kung pagkatapos ay itinayo ang isang arka upang mailigtas ang isang tiyak na bilang ng mga tao at hayop. Ngayon, pinarami ito ng Panginoon. At ngayon ay maraming arko, iyon ay maraming mga simbahan, at madalas kong nakikita ang mga kaban na ito. Para silang mga barko, kumayanig sila sa mga alon ng buhay. Nakikita natin ang mga alon ng mundong ito, ang mga alon ng buhay na ito, at umindayog sila sa mga alon na ito. At ngayon ang panahon ng mahabang pagtitiis ng Diyos. Ito ang pangalawang Pedro, mga kaibigan. Tayo ay nasa panahon ng mahabang pagtitiis ng Diyos kung saan itinakda ng Diyos na maisakatuparan ang kaligtasan. Ito ang ikalawang Pedro, mga kaibigan, kabanata 3 na may talata 5. Ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 9. Ang mga nag-iisip ng gayon ay hindi nakakaalam na sa pasimula sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang langit at ang lupa ay ginawa ng tubig at tubig. Sa makatuwid ang daigdig noong panahong iyon ay nawala, na nalunod sa tubig. At ang kasalukuyang langit at lupa, na nilalaman ng iisang salita, ay iniingatan sa pamamagitan ng apoy para sa araw ng paghuhukom at pagpuksa sa masasamang tao. Ang isang bagay na ito ay hindi dapat itago sa iyo, mga minamahal, na ang Panginoon ay may isang araw na gaya ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang 1 araw. Ang Panginoon ay hindi nag-aatubili sa pagtupad ng pangako. Gaya ng pinaniniwalaan ng ilan na ito ay mabagal, ngunit mapagpahinuhod sa atin na hindi nagnanais na sinuman ay mapahamak, kundi ang bawat isa ay magsipagsisi. Kaibigan, ibig sabihin, ngayon na ang panahon para sa mahabang pagtitiis ng Diyos. At mayroon tayong iglesia ng Diyos, ito ang kaban ng Diyos. At ang simbahan ay may pangitain, mga kaibigan. At ito ay napakahalaga. At nang itayo ni Noe ang arka, pagkatapos ang kanyang pamilya, mga malalapit, ay pumasok doon. Ganap. At pumasok ang mga hayop. Yan ay mahalagang makapasok sa arko, mga kaibigan. Ipasok ang paghahayag. Nang matanggap ni Noe ang paghahayag, pinasok niya ito, at nagsimula siyang mamuhay dito, mga kaibigan. Napakahalaga na makapasok ng buo para makapasok sa paghahayag. Yan ay, pagdating mo dito, sa pintuan ng gusali ng simbahan, at nang, ang isang paa ay nasa kalye, at ang isa ay pumasok. Hindi ka pumasok kapag kinuha mo at ilagay ang iyong pangalawang binti doon. Iyan ay kapag ikaw ay pumasok, mga kaibigan. Napakahalaga na ganap na may pasok ang paghahayag. Ibig sabihin, maging ganap sa Panginoon. Iyon ay, upang ganap na italaga ang sarili sa Diyos, ganap na pumasok sa mga layunin ng Diyos, pumasok sa pangitain ng simbahan, mga kaibigan. Ganito ang mabuhay. Nangyari ito sa buhay ko. Nang maramdaman kong may kulang, naunawaan ko na wala akong naibigay sa Diyos. Mula sa aking buhay, mula sa aking puso, naramdaman kong may pumipigil sa akin. Nagkaroon ng maliit na apoy. Pakiramdam ko ay naglalaro lang ako ng Kristyanismo. Nagsimula akong magtanong sa Diyos. At ipinahayag ito sa akin ng Diyos. Nakita ko kung ano ang pumipigil sa akin. Ito ay mga kaisipan ng katandaan. Paano ako mabubuhay sa hinaharap? Sinubukan kong i-insure ang aking sarili, sa aking mga iniisip, mga plano, sa aking puso. Sinubukan kong planuhin ito sa aking sarili, upang magplano ng pagtanda. Nag-iingat ako ng backup sa aking puso bilang isang safety net. Ito ay isang pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos.
At nang tanggihan ko ito, iniwan ko ito. Pagkatapos ay nakita ko kung paano naging sa Panginoon ang aking pangalawang binti. At pagkatapos ay dumating ang pagpapahid ng Diyos at dumating ang muling pagbabangon. Nagsimula akong makakita ng mga pangitain. At nagsimulang kumilos ang banal na espiritu. Napakahalaga na ganap na mag-login. At hindi para maging isang parokyana, kundi maging isang alagad. Ibig sabihin, ang alagad ay ang ganap na nakapasok. Napakahalaga na pumasok sa simbahan ng Diyos. Sa kaban ng Diyos, pumasok sa pangitain ng Diyos. Sa simbahan kung nasaan ka man. Ako ay ganap, ang aking puso ay ganap na buhay, at ako ay ganap na nailipat sa paghahayag ng Diyos. Nakatira ako dito. Ako ay mula sa aking mga plano, sa aking buhay, sa aking mga teritoryo, sa aking puso at isip. Ako ay ganap na lumipat sa paghahayag ng Diyos sa pangitain ng Thanksgiving Church. Buong buhay ko ito, at nahanap ko ang buhay doon. May buhay, mga kaibigan. May espasyo, may napakalaking teritoryo. Ito ang teritoryo ng mga daan ng Diyos at mga layunin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kailangang matakot na lumampas sa hakbang. Hindi kailangang matakot na makapasok ng buo. At ito ay isang problema na ang mga tao ay hindi ganap na nakapasok sa Arco. Ito ay isang problema sa buong mundo. Ito ay inihanda para sa kanila. At ngayon, ang oras na ito ng pag-aani ng Diyos. Panahon ng mahabang pagtitiis, upang ang mga tao ay hindi umayon sa mundo, ngunit umalis, lumabas, mula sa mundo, at makapasok sa kaban ng kaligtasan, ang paghahayag ng Diyos. Pagpasok sa pangitain ng Diyos, mga kaibigan, napakahalaga nito para sa katuparan ng kaligtasan dahil itataas ng Panginoon ang simbahan. Kukunin ang simbahan. At ito ay mahalaga na sa ating mga puso tayo ay nasa kung nasaan ang Panginoon. Iyon ay upang tayo, kasama ang ating mga kaluluwa, ay lumipat sa Diyos. At nagsimula silang manirahan doon. At mayroong buhay, mga kaibigan, at maraming mga landas, at naroon ang hininga ng Diyos. May buhay, may pagkagising, and when you live this, and when you entered this, then you entered these paths. Nailagay mo ang mga petsang ito, at lumipat ka doon, mga kaibigan. At sa pamamagitan ng prisma ng lahat ng ito, tumingin ka sa mundong ito. Maari kang maging sa iyong trabaho, ngunit maging sa mga paraan ng Diyos. Nakikita mo ang interes ng Diyos sa lahat ng dako. Ibig sabihin, hinahabol mo ang interes ng Diyos. At sumubsob ka sa trabaho, araw-araw na buhay. At lahat ng iba pa, sa pamamagitan ng sukat na itinakda ng banal na espiritu para sa iyo. Tinutukoy ng banal na espiritu ang ating landas. Pinamunuan niya tayo, mga kaibigan. Sa Ukraine, ang magaganda at mamahaling mga gusali ng simbahan ay itinatayo na may mamahaling at magagandang dekorasyon at walang mga mangangaral sa mga lansangan ng lungsod. Problema ito. Ang lampara ng Diyos at ang liwanag nito ay ang salita ng Diyos na lumalampas sa mga pader ng simbahan at mga tunog na nagliliwanag sa mga parisukat at lansangan ng lungsod. Ito ang lampara ng Diyos na nagniningas. Ang ebanghelyo ng Diyos ay nabigla. Ang pera para sa ebanghelyo at gawaing misyonero ay binihag ng karangyan at kaginhawaan. Sa halip na magmisyon, bumili sila ng Mercedes o pumunta sila sa Amerika para sa isang matamis na buhay at iba pa. Ang mga kabataan ay hindi nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos sa totoo lang. Ngunit naglalaro ng relihiyon at nabubuhay para sa kanilang sarili.
ang taas ng Diyos ay napapabayaan at hindi binibisita. Pinipili nilang magsuot ng mga damit pang-akademiko, pang-master, bachelor's at doctor's robe. Ang seminary mace at iba pa ay pinahahalagahan at pinarangalan. At ang kataasan ng Diyos at ang mga kasuutan ng kasigasigan, katapangan. Pag-aalay sa Diyos ay napapabayaan. Iilan ang handang maglingkod sa Diyos. Hindi nagtataas ng boses ang obispo laban sa mga gay parade at iba pang paglabag sa batas sa mga tao at lipunan. Ngunit hindi lahat ay namangha sa relihiyon, ginhawa, init at pang-araw-araw na gawain. May mga buhay na simbahan at buhay na mananampalataya sa Diyos. Isa ako sa mga nabubuhay, at kasama mo ako. Mga salita sa Diyos.